Hello everyone! Hello mga kabayan ko! At kumusta? My name is Tracy. I'm living here in Nicosia, Cyprus. Today's video, I'll be sharing to my experience on how to apply a dual citizenship Philippines. Why we need to become a dual citizenship. There's a lot of rights and privileges of becoming a dual citizenship, but first of all, let's discuss the requirements. Based to my experience, nag-try ako sa pag-renew ng passport ko sa embahada natin dito sa Cyprus. Pero hindi nila tinatanggap kasi meron na din akong Cypriot citizenship dito. Nag-advise sila sa akin na may ibang mga pamaraan na kailangan kong gagawin. Binigyan nila ako ng website sa embahada natin kasi minsan lang sila pumupunta dito sa Cyprus. Nakabis kasi sila sa Greece. At kung interesado ka sa video na ito at kung para sa iyo, let's go in the website, okay? So we are here now in the Google. As you can see the website here, the dual citizenship, the official website of the Philippines Embassy in Athens. So we click this website and here we are. You can read all the information about the dual citizenship. You have to read carefully and you find here all the requirements that you need to complete. Later, i-share ko at ipakita ko ang mga nakuha kong requirements at paano ko ginawa. Makita mo dito sa baba yung form na application for citizenship retention. I-click mo lang yung form at i-download mo ito. Tapos mo mag-download, i-print out mo itong application for citizenship retention. Tapos basahin mo ng maigi. Kailangan natin magpa-picture ng 2x2, left side and right side. Tapos fill upan mo lahat dito, lahat ng mga naka-details. Kumpletuhin lang natin lahat ng mga naka-details dito. Tapos lagyan mo ng signature sa baba. Tapos yung picture pala na 2x2 is white ang background niya. Tapos mamaya may makita ka sa email sa atin sa embahada. Mag-send ka ng message sa pag-apply ng dual citizenship. So makita mo dito yung email sa embahada natin. I-click mo lang ito. Tapos mag-message ka na mag-apply ng dual citizenship. Kailangan kasi natin na mag-communicate sa embahada natin kasi titignan nila isa't isa ang mga requirements natin bago sila magpa-schedule sa atin. Sa umpisa, nahirapan ako sa pagkuha ng mga requirements, lalo na yung Certificate of Naturalization, yung proof na naging Cypriot citizen ako. Kailangan pa na ma-translate ng English. Day by day, kailangan kasi mag-communicate tayo sa embahada natin kung tama ba lahat ng mga requirements natin. Kasi need nila na ma-examine lahat ng mga requirements natin bago sila magpa-schedule sa pagkuha ng dual citizenship natin. So ito na yung email sa consulate natin. Email ka at may mag-reply sa iyo isa sa representative sa embahada natin sa Athens. At i-discuss niya ang pag-scan lahat ng requirements natin. Dapat 2 months before sila pupunta dito, ma-approve lahat ng requirements mo para ma-schedule ka sa outtaking. So pinakita ko lahat dito ng mga requirements ko para may idea kayo sa pagkuha ng dual passport. Tapos mo ma-process lahat, makatanggap ka ng 2 form, yung order approval saka yung out of allegiance. So ito na yung resibo na binayaran ko lahat is 121 euro. I hope nakatulong itong video na ito at may idea na kayo paano gagawin. Ang tips ko lang sa inyo na mag-photocopy kayo lahat ng mga requirements nyo
kasi nahirapan kami sa pagsirok sa labas. Thank you for watching for my simple tutorial. I hope I can share you. And don't forget to subscribe my channel, like and share to your friends. Thank you! Thank you for watching to my simple tutorial. I hope I can share you an easy way. Don't forget to subscribe my channel, like and share to your friends. Have a nice day to all.